ating awitin ang pambungad na awit. O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, mabait lubhang maalam at puno ng karunungan. Iyong itulot sa amin, Diyos Amang maawain, mangyaring aming dalitin. Hirap sa dahil ng anak mong hinihiliw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal, tuntunin nating muli ang daan ng krus ni Jesus, ang daan ng pagpapakasakit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng sanlibutan. Ating pagnilayan ng kanyang buong pusong pag-aalay ng buhay upang mabuksan ang pinto ng kaharian ng langit para sa ating mga kasalanan. Sa ating paglalakbay kasama ng Panginoon, ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin at ang kanyang ginawang sakripisyo para sa sanlibutan. Panginoon naming Jesus, kami ay tinubos mo ng iyong mahal na dugo at ngayon nakaluklukha sa kanan ng Ama upang magharing kasama niyang magpasawalang hanggan. Kaming mga bahagi ng iyong katawan ay patuloy na nagdurusa dito sa mundo at umaasa sa ginhawahang dulot ng iyong malwalhating parian. Mabahagina nawa kami ng lakas upang maharap ang mga pagsubok ng buhay kung papaano mo pinasa ng krus at ibinigay ang sarili para sa amin. Makikibahagi kami ngayon sa iyong paghihirap at sakit sa krus. Aming aalalahanin ang iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, si Jesus ay hinatula ng kamatayan. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Si Jesus ay nasa harapan ni Pilato. Mahigpit ang alitan ng mundo na kinakatawan ni Pilato at ni Kristo. Dapat nating piliin ang ating kinakampihan, ang mundo na totoong natutuwang humama kay Kristo o si Kristo na dahil sa pag-ibig ay hinatulang mamatay. Sa kamay ni Pilato, nakita ko ang kalooban ng aking Ama. Hindi man makatarungan si Pilato, siya ang gobernador at makapangyarihan sa akin. Sumusunod ang anak ng Diyos sa isang tao upang turuan ka kung paanong sumunod sa mga taong mas makapangyarihan sa iyo.
kung nagpailalim ako sa batas ni Pilato, ito ay dahil sa kagustuhan ng aking ama. Ikaw, sumusunod ka bang kaba ng walang alinlangan sa mga nakatataas sa iyo? Panginoon kong Jesus, katumbas ng iyong pagsunod ang iyong buhay. Para sa akin, ang katumbas ay hindi hihigit sa isang pasya. Tanggalin mo ang piring sa aking mata upang matuto akong magpasakop, upang sa pagsunod ko ay pagkatiwala ko ang aking buhay. Alam ko ang aking sinusunod hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ito. Panginoon, sabihin mo sa akin na ako ay hindi para sa mundo. Sabihin mo sa akin na ako ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sa aking pang-araw-araw na pagsunod, makita ko sanang ikaw ang sinusunod ko, Panginoon. Siya nga ang haring tunay, Diyos na walang kapantay, hukom sa sandaigdigan. Umayag at di sumuway sa pitan ng mga kunghang. Ang buo mong kasalanan, inako ni Kristong tanan. Kaipila tong hatulan, siya'y hindi nag-apela nang ika'y masakop lamang. Ang ikalawang estasyon, pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Buong pag-ibig na pinasan ni Kristo ang mabigat na kahoy na kinaroroonan ng aking mga kasalanan at kaabahan. Mga kasalanang hindi ko pinagbayaran sapagkat siya ang nagbayad. Oo, siya ang nagbayad. Kaya't ako ang nagpahirap sa kanya. Ako na sa halip ay dapat maging isang alagad niya. Ngayon, nais kong matuto sa kanya at sumunod sa kanya, napasan ko rin ang aking krus. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang aking krus, ang kahirapan ng buhay, ang mga kabagot-bagot na gawain, ang nadarama kong sakit, ang mga taong nagpapahirap at nagdudulot sa akin ng sama ng loob. Ipaalala mo sa akin na sabay tayong magdala ng ating krus. Kahit kaunti lamang ang naitutulong ko sa iyo, ikaw na halos ang nagdadala sa akin. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat, at lalo pang nakaragdag ang sala na. Ano patyaong si Jesus nang maatang ang matapos ay niyakap na ang krus at tinamisang ibobos sa sarili iyang loob.
ang ikatlong istasyon, ang unang pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Jesus, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Nadapa siya dahil sa kabigatan ng pasan. Nadapa siya upang hindi manghina ang aking loob sa aking mga pagkadapa. Ang aking Ama ang gumawa ng mundo at nagbigay ng buhay sa mga narito. Punong-puno siya ng kalakasan at kapangyarihan, ngunit nang hina rin siya sa pagpasan ng kapirasong kahoy para sa iyo. Ang anak ng tao ay naging kasing hina mo, sapagkat ito ang gusto ng aking Ama, upang makapasok sa kasaysayan mo, upang madama ko rin ang kasalanan ng buhay ng tao. Sana'y handa mong tanggapin ang iyong kahinaan at kapintasan, mga tinik sa laman ng magpapanatili ng iyong kababaang loob. Kung nabibigatan ako sa buhay, kung ako'y nadarapa, dapat kong alalahanin na si Jesus ay nahirapan at nabigatan sa aking krus. Pinasan niya ang aking mga kasalanan, ang aking mga kahinaan, ang aking pagkukulang, ang aking kawalan ng kakayahan, ang lahat ng nasa akin, sapagkat siya ay aking kapatid, at kasama ko siya sa paglalakbay sa buhay. Panginoon, paano ako makakatanggi? Tinatanggap kong lahat ang aking kahinaan, ang aking sumpong, mga kinaiinisan, mga sakit ng ulo, mga paghihirap, lahat ng kapintasan ko sa aking katawan, pag-iisip at kaluluwa. Sapagkat inusto mo, tinatanggap ko itong kahinaang ito bilang tao. Bayaan mong tanggapin ko ang aking kakulangan, ngunit tulungan mo ako sa pagsisikap kong makasunod sa iyo. Sa kabigatan ng krus na pinapasa ni Jesus, ay agad na pasubasob sa lupa't mga alabo ang mukhang ang ikaapat na estasyon, na salubong ni Jesus ang kanyang inang nagdadalamhati. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Pitong sundang ang naglagos sa puso ng ina ni Jesus. Nakita ng aking ina ang pagpapahirap nila sa akin. Kinakagupit, sinisipa, kinaladkad na parang hayop. Alam kong matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Dinala niya ako sa kanyang sinapupunan at pinanabika ng aking pagsilang. Kinalinga niya ako at binigyan ng pagmamahal. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpahiwatig ng pagtutol. Tahimik ang kanyang labi, ang kanyang damdamin at pag-iisip.
magkasama kami sa paghihirap ko. Bawat pighati ko'y pighati rin niya. Bawat sugat ko'y sugat din niya. Ito ang pagiging ina. Nagampanan niya ito hanggang sa huling sandali. Panginoon, nauunawaan kita. Mabigat sa kalooban ko ang makita kang naghihirap. Naniniwala akong para sa minamahal mo, ang lahat ay madaling gawin. Tulungan mo akong makibahagi sa paghihirap ng iba, katulad ng iyong mahal na ina. Buksan mo ang aking puso upang maging ama o ina sa aking mga kapwang naghihirap at nangangailangan ng aking pagdamay. O bunsong minamahal ko, maganda kong bagong tao, anong salang nagawa mo? At ikaw ay ginanito, di ko mabatang totoo. Iyang krus na iyong pasan, bunso ay iyong bitiwan, at kita ay haalinhan. Ako kaya'y mabubuhay sa dagay kong angiyan. Ang ikalimang estasyon, tinulungan si Jesus ni Simon Sireneo. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Wala na akong lakas, hindi ko na makaya ang krus. Nag-iisa ako, wala ang aking mga alagad. Nakita kong pinatulong nila si Simon sa akin. Katulad mo si Simon, aking kapatid. Bigyan mo ako ng lakas sa kalumbayan ng aking pag-iisa. Sa tuwing tutulong ka sa iba, pinagagaan mo ang aking krus na dumidiin sa mahapdi at pagod kong balikat. Panginoon, ipamalas mo sa akin na sa tuwing ako ay tutulong sa iba, sa tuwing pakikinggan ko ang mga may suliranin o inaaliw ang mga nalulumbay, sa tuwing tumutulong ako sa mga gawaing bahay, mga gawain sa aming parokya, sa aming barangay, sa tuwing pinakakain ko ang mga nagugutom, binibigyan ko ng damit ang mga wala, sa tuwing tinuturuan ko ang mga mangmang o tumutulong sa anumang paraan, maging sino man ang aking tinutulungan, ako'y nagiging isa ring Simon Sireneo at ang tulong na naibibigay ko sa kanila ay talagang para sa iyo. Ang kay Simon magdadala, kahit hindi nadaon siya, muntiring ikininhawa ni Jesus na buong ama sa malaking hirap niya. Ay ano nga ang paay di maihapang
ang ika-anim na estasyon, pinahira ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. May tapang ka kaya, aking kapatid, upang punasan ng madugo kong mukha tulad ng ginawa ni Veronica? Nasaan ang madugo kong mukha? Saan mo makikita ang mukha kong naghihirap at nangangailangan ng pagdamay? Sa bahay ninyo, tuwing may nalulungkot. Sa pamayanan, tuwing mahigpit o mabigat ng pangangailangan. Sa iyong kapaligiran, sa parke, sa liwasan, sa bangketa, sa squatter, sa kalsada, nandiyan ang mga madugo kong mga mukha. Diyan din kita hinahanap upang tulad ni Veronica ay hindi ka mahiya sa mga gawang kabanalan. Humayo ka, aking kapatid. Punasan mo ang aking mukha, ang aking pawis, ang aking luha. Makabaging Jesus, anong maitutumbas ko sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin? Inilalaan ko ng buo ang aking sarili sa paglilingkod sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso. Ikintal mo nawa sa aking puso ang iyong mukha na hindi na muling mabubura ng kasalanan. Di na bata, di na tiis, naawa siya at nahapis nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit ng dugo at madlang pawis. Ipinahid kapag daka bilang dala-dala, loob ay kakaba-kaba. Bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapanga. Ang ikapitong estasyon, ang ikalawang pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Sa pampitong hakbang na ito, aking kapatid, masusubukan ang loob mo. Matuto ka nawang gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagkasubasob kong ito. Darating ang panahon na lahat ng pagsisikap mo'y mababaliwala. Iisipin mong nais mo nang sumuko sa buhay. Halika kung nahihirapan ka at bibigyan kita ng ginhawa. Maniwala ka sa akin, bubuhatin kita at bibigyang ginhawa. Kapatid, magpatuloy ka. Panginoon, bahaginan mo ako ng iyong katapangan sa aking pagkakamali at kabiguan, at kung ako'y nag-iisa, ilahad mo ang iyong mga kamay upang ako'y buhatin. Alam kong hindi ako dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang daan patungo sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Mag-isa ay wala akong magagawa. Kung kasama kita, kahit ano paman ang gustuhin mo, ay makakaya ko. Dali-daling pinalakad niyong mga mararahas.
ay ano'y sama sa kitan ang mahal niyang katawan, nasubasok at nasungabang ang mukha'y na ang ikawalong estasyon na salubong ni Jesus ang mga kababaihang taga-Jerusalem. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Kay dalas kong tipunin ang mga batang Jerusalem at makihalubilo sa kanila, ngunit umayaw sila. Ngayon, ako'y iniiyakan nitong mga kababaihan at nalulungkot ako para sa kanila. Tumatangis ang puso ko para sa kanila. Pinagiginhawa ko ang kalooban ng mga nagpagpaginhawa ng kalooban ko. Gaano ka kabait mag-alaga sa isang anak na suwail at mapagsamantala. Jesus, ang kabaitan mo sa gitna ng iyong paghihirap ay walang patulad. Panginoon, tulungan mo ako, turuan mo ako. Kung ako'y nabibigla sa mga nanunukso sa akin, sa mga hindi kaagad nakakaunawa, sa mga nakakasagabal sa akin, sa mga sumisira sa aking katahimikan, sa mga nakakasakit sa akin, makamtan ko sana ang kagiliwan mo, maging kasimbait mo sana ako. Doon naman sa lansangan, may nakita siyang ilan, babaeng luha-luhaan, napawang nangalulumbay, siya ang tinatangisan. Di na batat ng usapin si Jesus na ang ikasyam na estasyon, ang pangatlong pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Nauubos na ang lakas ko. Napahiga na lamang ako, lupaypay, sa batuhang daan, sa alabok ng lupa, sa kadumihan ng mundo. Hindi ako makagalaw, sipain man,
hatawin man ng latigo, paluin, pero sa akin pa rin ang aking ang pasya ko, sa iyo rin ang pasya mo. Tandaan mo ito, aking kapatid. Patayin man nila ang katawan mo, ngunit walang kapangyarihan dito sa lupa o sa impyerno na makakakuha sa iyong kapangyarihang magpasya. Sa iyo ang kapasyahan. Magpapatuloy ka ba o hindi? Babangon ka ba o mananatiling nakahandusay sa kapangyarihan ng kasalanan? Panginoon, nakikita kitang nagpapahinga saglit at nagpapatuloy na muli. Magagawa ko rin yan sapagkat akin ang pagpapasya ko. Kapag wala na akong lakas at ang pagsisisit bigat ng kasalanan ni Judas, iligtas sa kawalan ng pag-asa. Panginoon, huwag mong pabayaang magkamali ako sa pag-aakalang mas mabuti ang anumang kasalanan ko kaysa sa pag-ibig mo. Anuman ang mangyari, makapagsisimula uli ako. Tulungan mo ako, huwag mo akong iwan. Patik at longa nito, pagkaparama ni Kristo, patawan ay nang lulungo. Nanginginig na totoo, litid sampu. Ang ikasampung estasyon, ang pagpuhubad kay Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Masdan mo, aking kapatid, ang pinakamahirap na hari. Hubad sa mata ng aking mga nilalang. Sa krus mamamatay, kahit na ang krus na ito'y di pa rin akin. Subalit, sino ba ang mas mayaman pa? Wala man akong ari-arian, ang tangi kong yaman ay ang pag-ibig ng aking Ama. Kung ikaw man ang magmay-ari ng lahat, huwag mo nang alalahanin ang iyong kakainin, ang iyong isusuot, ang iyong buhay. Papanaw akong walang dala kahit ano. Ipinanganak ako sa sabsaban, suot ang lamping hindi sa akin, papanaw akong ganoon din, wala akong kayamanan. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat-lahat ng aking ari-arian at ang buo kong pagkatao ay iniaalay ko na rin. Ilayo mo ako sa pagkahangad ng kasikatan at kayamanan sa mundo. Alisin mo sa akin ang lahat ng pagkaingit sa mga kapwang mayroon mas maraming bagay kaysa akin. Pawalan mo ako sa kapit ng kayabangan at sa aking paghahanap ng puri at ilagay mo ako sa pinakamababang pwesto. Gawin mo akong aba, Panginoon, ikaw lamang ang tanging yaman ko. At dito nang sa pagkubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng anta sa diyan.
sang hirap sa pagpaknit na ng sugat. Itong korderong mariki, walang kibot, walang ibig, nagbabatat, nagtitiis ng di mamagkalong sakit dahil sa ang 11th estasyon, ipinako si Jesus sa krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Alam mo ba kung paanong ipako sa krus? Hinatak nila ang aking mga kamay, nilapag sa magaspang na kahoy, idiniin ang pako hanggang tumusok sa aking laman. Sa isang hataw ng martilyo, ibinaon nila ito, tuloy-tuloy, anong hapdi, sumusurit sa aking utak. Sumunod ang isa ko pang kamay at isa na namang pagdurusa hanggang itaas nila ang aking mga paa hanggang malapit sa tuhod para lumapat sa kahoy. Ang aking mga paa, ipinako rin nila. Nang maisip kita, hindi ko na naramdaman ang sakit. Hindi ko na naramdaman ang sugat kong maantak, sapagkat ang sakit ay napawi ng pag-ibig ko sa iyo. Ako'y nag-iisip, Panginoon, ganito ba kahalaga ang aking kaluluwa para maghirap ka ng ganyan? Paano kita mababayaran? Sa sandaling ito, tinatanggap ko ang lahat ng sakit at hirap na darating. Lahat ng aking krus ay aking mamahalin. O banal na krus na naglalapit sa akin sa iyo, ang krus kasamang nagliligtas sa aking mga kapwang makasalanan. Ang dugong nananambulan, di masapat, di maampat, baka ang siyang katulad sa lupa ay nagdarana ang lumalabas sa sugat. Bangkay naman ding kibobos itong ating poong Diyos na nagibitin sa krus. Kamay pa ang 12th estasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Ang aking krus ay isa ng paninindigan na ngayon. Ama, patawarin mo sila. Isasama kita sa paraiso. Anak, nariyan ang iyong ina, nariyan ang iyong anak. Nauuhaw ako, tapos na. Para makapagsalita,
kailangang itaas ko pa ang aking sarili, diinan ng mga braso at paa, at bawat galaw ko'y nagdudulot ng panibugkong hirap at sakit, at nang maghirap na ako ng husto, nang maubos na ang aking pagkatao, binayaan kong mawalay ang makatao kong buhay sa akin. Aking Jesus, Panginoon, ano pa ang aking masasabi't magagawa? Inaalay ko na ngayon pa ang aking kamatayan at hirap. Tinatanggap ko ngayon ang oras at uri ng kamatayang nilaan mo para sa akin. Hindi ko napipiliting pahabain pa ang aking buhay kung ayaw mo na. Inaalay ko ang kamatayan ko sa iyo para sa mga kasalanan ko sa buong sangkatauhan. Diyos ko, huwag mo kaming iiwan. Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka. O Diyos ko, taking Ama, Diyos na mulang ginhawa, yaring aking kaluluwa. Ikaw mo ang bahala na magtanggol at magpalara. Ay ano'y nang mailagda ni Jesus ang gayong wika, naghingalo ang 13th estasyon, ibinaba si Jesus mula sa krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Tapos na ang aking pag-aalay. Ikakadlong ng ina ko ang walang buhay na katawan ng anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan. Ikaw din ay dapat magwalay sa iyong mga mahal sa buhay at darating sa iyo ang kalungkutan. Sa iyong pangungulila, alalahanin mo ito. Maraming kaluluwa ang naililigtas sa pakikibahagi ni Maria sa aking kalbaryo. Ang iyong mga pighati ay maaari ring maging daan ng kaligtasan ng iba. Panginoon, tulungan mo akong tumanggap ng mga paghihiwalay na darating sa mga kaibigang aalis, sa mga kapatid na lilipat ng tirahan, at ang mga mahal kong iyonang kukunin. Pagdating ng mga oras na ganito, tulungan mo akong magsabing, ibinigay mo sila sa akin, ikaw din ang kukuha sa kanila sa akin. Tinatanggap ko ang kalooban mo. Bigyan mo sila, Panginoon, ng walang hanggang kaligayahan. Pinagdahang inihubos at awang kalunos-lunos, malumanay na sinambo. Nalungkap pagkakamal si Jesus.
ang 14 na istasyon, inilibing si Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Hanggang diyan na lamang ang makatao kong buhay. Ngunit ngayon ay may bagong buhay na nagsisimula para kay Maria, aking ina, para kay Maria Magdalena, kay Pedro, kay Juan, kay Pablo, at para sa iyo. Tapos na ang layunin ko bilang tao. Nagsimula na ang aking misyon sa pamamagitan ng aking simbahan. Susubaybayan kita, aking kapatid, araw gabi magmula ngayon upang maging disipulo kita, upang tapat kang makasunod sa kalooban ng Ama. Panginoon, alam mong sa kabila ng kahinaan ko, gustong-gusto kong maging banal. Hindi na ikaw dapat ang magturo, hindi na ikaw dapat ang magbanat ng hirap, ang mga gawang pagmamahal na hindi mo natapos sa kaiikli mong buhay sa mundo. Bayaan mong gampanan ko, ako ang magtuturo, ang magpapasa ng hirap, ang magbibigay ng pagmamahal sa pamamagitan mo. Ngunit kung ako lamang kikilos ay mahirap. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, kailangan ko ang biyaya mo. Nang sila nga ay dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng tambing ang katawang maluningning nitong sumakop sa binuhati at sinahukay at sa kanila tinakpan ng takip na nakalaan. Batong Malmol ang pangalan, sadyang magsitayo po ang lahat sa panalangin pangwakas. Tulad ng sabi ko sa iyo sa simula, aking kapatid, ang buhay ko'y kulang hanggat di ko binubuo ang aking kamatayan. Ang iyong landas ay kulang din hanggat di mo rin binubuo ang iyong buhay. Tanggapin mo ang bawat sandaling darating sa iyo na may paniniwala at pag-asa ng lahat ng nangyayari ay kalooban ko. Ang pagsang-ayon mo lamang ang aking hinihintay. Kaya't huwag mo akong hanapin sa malayo. Narito lang akong kasama mo sa paaralan, sa tanggapan, sa tahanan, sa kalsada. Ang mga ito'y mga altar na maaari mong pag-alayan ng iyong pag-ibig. At kasama mo ako sa lahat mong gagawin. Sige na, humayo ka na. Mahalin mo ang iyong buhay at ang krus na kasama niyan at dala ng aking pagmamahal. Tahakin mo ang iyong landas. Pagpupuri sa banal na krus. Ating purihin ang banal na krus kung saan nagmula ang buhay at muling pagkabuhay.
Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang buhay, sa krus ang muling pagkabuhay. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang lakas, sa krus ang tagumpay. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang pag-asa, sa krus ang kapatawaran. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang katarungan, sa krus ang kalayaan. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang kapayapaan, sa krus ang tamis ng pagmamahal. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Totoong sa krus ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan na di maibibigay ng mundo. Ating purihin ng krus at sambahin sa Jesus na nagtagumpay sa krus at siyang nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sinasamba't pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikisa sa ating pananalangin ng daan ng krus ng ating Panginoong Jesus. Mamaya pong ikatlo ng hapon ay gaganapin naman natin ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng ating Panginoon at ang
pagpaparangal sa kanyang banal na krus. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.